Angeline's POV. Sinadya mo yun, no? Akos ako. What? Lito ang tanong ni Andre. Sinadya mong sunugin yung pancake para makakain sa labas? Hindi mo man lang naisip na gutom na si Adi. Kumibit balikat to at agad tinahak ang palabas ng bahay. Wala tuloy akong magawa kundi sumunod kahit nakatendong jammies pa ako. I know a pancake house. We can eat there. Pa-deliver mo na lang. Gutom na si Adi para magbiyahe pa? Pagtutol ko. Ngunit sumakay din naman ako sa sasakyan nito matapos buksan ang passenger seat nito. Marahan niya pang nilapag sa kandungan ko si Adi na nagtatago ng ngiti. Takot mapagalitan ngayong inis ako. It's just the same. Magbabahe rin naman ang delivery man. Same distance, same time, same cost as well. Tayo na lang pupunta. Pagrarason pa ni Andre. Right, Daddy? I hope the pancakes are hot and fluffy too. Napairap ako at kunot noong tinanaw na lang ang bintana. Ano pa ba ang laban ko? Nanahimik ako sa biyahe habang sinang magkamatuwang tuwa sa kahit anong usapan nila. Here we are. They have the best maple syrup here too. Tinanguan ko siya bago bumaba. Hindi ko alam saan ako naroon pero matapos makita ang pancake house, nasabik ako. Modern style pero sa kahoy kawa. Preskong tingnan at mukhang dilinsiksikan sa loob. Ayaw mo ba? Kunot toong tanong nito matapos akong mahuling nakatitig sa pancake house. Di naman, nakitan lang. Tumango ito at binuhata si Ali. Tahimik akong bumaba hanggang tuluyan na kaming tumuloy sa loob. Amoy na amoy ang pancake at butter sa bungad pa lamang. Kung malamang sikmura ko, talagang ako nang naghanap ng maupuan. Dito na lang tayo malapit sa bintana, request ko. Natutuwa kasi ako sa maberdeng view ng bintana at masarap na hangin mula doon. Wait me here. I will order and answer my phone call but I will be right back. Maingat itong binaba si Adi bago agad na umalis. Sinundan ko siya ng tingin at nagtaka sa galit niya ekspresyon matapos sagutin ang tawag. Mama, you like it here? I'm kind of missed to see Mama. Pag-amin ito. You wanna go home now? In Guimaras? Nananansyang tanong ko. Mabilis itong umiling. No, I don't like the place here. But Daddy is here so I will stay here. Maliit akong napanguso at muli na naman yatang atakihin ng selos o tampo. Kaya lang di na yon napansin ni Adi matapos yated ng mga in-order ng ama nito. Tahimik na naglapag ang waiter at na makaalis ito. Excited nang kumain sa plato ni Adi at mag-slice ng pancake niya. Eat a lot, baby. Muli ko pang paalala. Binalik ko agad ang tingin sa sariling plato ko para lang din maistatwa matapos mahuli si Andre na pinag-slice ako ng pancake. Kaya kong kumain mag-isa. Si Adi ang pakainin mo. Malamig kong bigkas. But you're already feeding him. That's why I'll be the one to feed you. Mas mahirap na't baka mawala ng mama si Adi kapag nagutom ka. Walang mali siyang banggit niya. Abad! Di ko natuloy ang sasabihin matapos makita ang pilong ngisi nito. Sa huli, matalim na tingin na lang ang binigay ko sa kanya. See? I'm right. Right, sweetie? Ano ito? Why am I not invited to this breakfast? Ani ng boses ng isang matanda. Pareho kaming natigilan ni Andre ngunit ako, bahagyang nanakay ang mata at halos matigilan matapos makita sa gilid kong matandang Montero, titig na titig kay Ani. Is this my grandson, Andre? Since when you learn how to hide? Sarkase kong tanong nito. Di ko na alam ang iaakto ngayong kaharap ang matandang Montero. Kung ganun gustong gusto ko siyang makausap, ngayon ayaw ko na. Tingin pa lang nito nakakatakot na. What is the name? Malamig nitong tanong. Kala ko dati mabait ang matanda at makwela, ngunit tila kabaligtaran yon. Adi, his name is Adi, my son. Seryosong sagot ni Andre. Tahimik ako, takot magsalita habang si Adi naman nasa kandungan ni Andre at inosenteng nakatingin sa lolo niya na nakaupo sa harapan. And this girl is? Tukoy nito sa akin. Nagkatinginan kami ni Andre na natiling magkalapat ang labi ko dahil di ko naman alam ang dapat sabihin. She's my mama. Is there something wrong with that? Naguguluhang tanong ng anak ko. Nangunot ang noo ng matanda at agad tinapunan ng mapanuring tingin. She's the mother. She looks familiar. Gusto ko sana magyoko ngunit pagpapakita yun ng kahinaan. Kaya tumikim ako at maliit ng umiti. Mula sa pagkakakayom ng palad ko ay marahan ko yung inangat at tinahat sa matanda para sana sa handshake. I'm Angeline Dimasupil po. Nice meeting you. Finish your breakfast, Andre. Let's talk in the office. Malamig na utos ito na hindi man lang ako pinatapos. Di man lang dirito sinulyapan ng palad kong naglahad kung kaya nanginig ang kamay kong binaba ayon at agad uminom ng tubig.
Don't keep me waiting, Andre. Malamig na paalala ng matanda bago tuloy ang tumalikod. Di ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang alam ko lang, hiyang-hiya ako. Sana pala hindi ko nalang nilahad ang palad ko. Sino nga ba naman ako para kamayan? Ilang beses akong kumarap at umiwas ng tingin upang di bumagsak ang nagbabadyang luha. Humigpit din ang hawak ko sa baso. Muntik ko pa yung maitapon kung wala lang pumigil sa kamay ko. Bumagsak ang tingin ko sa mainit at matipon ng palad na nakahawak sa kamay ko. Mula roon, umakyat ang tingin ko sa braso niya hanggang sa magsalubong ang mga tingin ni Andre. Seryoso yon at walang halong simpatya. Don't be upset. He is not fond of handshake. Paliwanag nito. Mapait akong ngumiti. He's not fond of me. He will never be. Walang ganang sabi ko. It's understandable. We're not married and he only cares about Addie. Lalo yata akong sinampal ng katotohanan at dahil doon. Sa una pa lang alam ko, sinisiksik ko lang sarili ko sa mga tao. Masakit pero para kay Addie, lalakasan ko ang loob ko. We should go now. Agad nitong binuhat si Addie kung kaya wala akong magawa kung di ang sumunod sa kanila sa sasakyan. Nakakawalangga naman ang nangyari, hindi naman po pwedeng pairalin kong pride ko. Kung nasan ang anak ko, dun ako. Are you alright, Mama? Tanong ni Addie na makapasok na kami sa sasakyan. Do you want us to go home now, Mama? It's okay if you want us to go back to the apartment. I don't want you to be sad. Mahinang saad nito bago marahang hinaplos ang pisngi ko. Bagyaman ako nagulat sa sinabi niya, hindi ko maiwasan na mapasulyap kay Andre. Nagkatinginan kami sa salamin. Base sa lumig ng tingin niya at lalim, alam kong narinig niya si Addie. Agad akong umiwas ng tingin at niyakap ang anak ko na nasa kandungan ko. I'm alright, baby. Don't worry about me. Dito lang tayo sa tabi ng daddy mo. But your eyes are telling me otherwise, Mama. I don't like them. They are sad. Anitong nakatitig sa mata ko. Nag-init ang puso ko dahil doon at alam kong alam ng anak kong nararamdaman ko. Kung kaya't pilit akong umiti para itago lahat ng nararamdaman ko. Daddy, can you make Lolo accept Mama? Baling ito sa ama. Agad na nandaki ang mata ko at tinakpan ang bibig niya. Ngunit narinig na ni Andre. Agad kong hinuli ang tingin ni Addie na mapagsabihan. Don't say that, anak. We cannot force everyone to like us. It takes time, kiddo. Let me handle everything. Sabat ni Andre sa sinasabi ko. How long, Daddy? I won't stay at your mansion if you replace my Mama. Give me time. It's not easy. But do not worry too much about your Lolo's reaction. He's old already. Pero ayoko po na ibang ina. Si Mama lang ang gusto ko. Malungkot na saan nito. Napatiimbagang ako at binugso ng sakit na kailangan pang makiusap ng anak ko para lang makasama ako. Na kailangan pa namin maghirap ng ganito para lang maging masaya. Bakit ba ako sumusunod sa kanila? Stop the car, Andre. Malamig kong utos. What? Nalilitong tanong nito habang tingin tutok sa daan. Itigil mo na ang sasakyan. Babalik na kami sa apartment. Mahina ngunit may otoridad kong utos. And you think I'm crazy to do that? No way! Anit at mas binilisan pa ang pagmamaneho. Bahagyang namilog ang mata ko at gusto pa sana makipagtalo kung di lang nakaramdam na mahigpit na kapit ni Addie sa akin. I'm scared, Mama. Mahinang bigkas nito. Napangunahan ako ng takot. Takot para sa anak at takot para sa buhay naming lahat. Slow down. Nasa sasakyan din ang anak mo. Tila doon lang natauhan si Andre at unti-unting binagalan ng pagpapatakbo hanggang tuluyan niyang tinabi sa gilid ng kalsada ang sasakyan. Nakahinga ako na maayos dahil doon. I'm sorry, I lost my control. Hinging paumanin nito bago sinulipan si Addie na nakayuko na sa balikat kong mukha. Oh my, I'm sorry buddy. Pagsusumamo nito. Pilit pa nitong kinuha sa kandungan ko si Addie, ngunit ayaw niyang bumitaw sa akin. Wala itong sinasabi. Ayaw lang talagang sumama kay Andre. Huwag mo nang pilitin, just drive safely. Utos ko. Paglingon ko kay Andre na nulumot ang nakatitig kay Addie. Doon ko lang siya nakitang sising-sise sa ginawa niya. Kita ko pa napapikit siya na mariin at muling nagmura na mahina. I can't drive right now. Bulong nito at agad nitong kinuha ang cellphone niya. Nag-dial habang tingin ay na kay Addie pa rin na ayaw siyang tingnan. Is he alright? Is he still breathing? Bigla ang tanong nito sa akin. Ngunit di ko siya pinansin at tinagod lang buhok ng anak ko. Come here now, Baron. Drive this car. Utos ito bago binaba ang tawag. Let's move to the back seat. Baron will come here to drive the car. Walang salitang sinunod ko ang sinabi niya. Lumabas ako habang buhat si Addie.
Siya naman alistang binuksan ang pinto sa backseat at inalayan kami na makatuloy sa loob. Tahimik kami ni Adi habang si Andre nagpapahilot sa sentido niya. Baby, don't you want to go to daddy? He's having headache. Mahina akong pagkausap kay Adi. Kahit papaano naiintindihan ko naman ang frustration ni Andre na gusto niya mag-sorry sa bata ngunit ayaw siyang kausapin ito. Mula sa pagkakaya ko, nag-angat to ng tingin at binigyan ako nagtatanong na titig. He didn't mean to drive fast. It's my fault. I shouted at him. Pagpapaliwanag ko. No, it's my fault, Angeline. I was careless and didn't think carefully. Sabi ni Andre sa kasalanan. Wala sa oras, napatingin ako sa kanya. Kunot noong di makapaniwala sa narinig ko. Since when did Andre admit his fault? Wala akong maalalang umamin siya sa kasalanan. Tapos ngayon, pati kasalanan ko, aakuin niya? If you can only forgive me, buddy. It's okay, Dad. Just please don't argue with my mama again. Tila walang nangyaring bigkas nito at agad lumapit sa ama. Awang ang labi ko kay Adi na nakangisi na. Pakiramdam ko tuloy na pagtripa na naman ako dahil doon. Bala ko sana siyang sermonan kung di lang tumunog ang cellphone ni Andre. What's with this old man? Doesn't he know about the quality family time? May inis na pagkausap ito sa sarili. Mas umawang ang labi ko ron. When did Andre start caring about his family? And how come he's calling us his family? Parang nahulog ang puso ko sa mga tanong na yon, ngunit muli ring nasira matapos marinig ang matandang Montero mula sa kabilang linya. Where are you, Andre? Hurry up! Zebby is waiting here and ready to meet his future son. Ani ng matanda. Ang bigat ng loob ko at gustong manggalaite sa galit matapos marinig ang pangalan ni Ate Zebby. Siya rin palang gusto ng matanda na napangasawa ni Andre. Tila pumait ang panlasa ko ron at gustong tapunan ng protesta si Andre, ngunit ayoko makita ng anak kong nag-aaway kami. Kinimkim ko pansamantala ang hinanaing at nanahimik hanggang makabalik sa mansyon. Tahimik ako hanggang sa pinakasala. Buddy, I need to talk to your lolo. Pwede bang hintayin mo na lang ko sa kwarto bago tayo maglaro? Malumanin itong pagkausap kay Adi bago ito binaba sa sahig. Will it take too long? Kuryosong tanong nito pagkatapos ay binalingan ako. Mama, you won't leave, right? Nagsasumamong mata nito. Halos mangilid ang luha kung kaya. Pirit akong umiti kahit walang kasiguradohan. Nahayaan akong manatili sa tabi niya. I won't, baby. Aakit ka na with Yaya Karen. Susunod ako. Kahit sa labag sa loob niya, sumama pa rin siya sa yaya niya paakyat. Nang wala na sila, hinarap ko si Andre na nakatanaw pa rin sa hagdan. Tumikim ako at walang emosyon siyang tiningnan. Fix this mess, Andre. Akala ko ba wala nang sagabal? Ang lakas ng loob mong alukin ako ng indecent proposal pagkatapos may reserba pala sa loob. Mahinang angil ko. I saw him close his eyes tightly as if having a bad headache. I didn't invite her. I'm truly to my words, Angeline. Oh no, you're not. Fine. I will talk to him about this. Stay in Addie's room until Zebby is gone. Wait for me, he coldly said. Namewang ako matapos umakit din sa hagdan at tingin ko, dediretso na sa opisina. Napailing ako at kahit ayaw ko, tumuloy ako sa kwarto ni Adi. Agad gumilid si Yaya matapos akong makita. Bahagya akong nalungkot matapos makita si Adi, tahimik at walang ngiti sa labi. Matamlay din itong nilalaro ang sasakyan sa harapan niya. Wala tong ganat ni hindi malang ko sinulyapan matapos kong tumabi sa kanya. Why my baby is sad? Malambing kong tanong. Seryoso niya ako nilingon. Because mama, you're going to leave me here and I don't want that. I don't want any mama except you. Umiling to at tila hindi talaga natanggap iyon. Bagsak ang balikat, binuhat ko siya at nilagay sa kandungan ko. Mahigpit ko rin siyang niyakap pagkatapos. Shh, don't say that baby. That won't happen. Kahit ako'y duda sa sinabi ko. Alam kong hindi nahayaan ni Andre ngunit anong laban niya sa lolo niya. His grandfather is powerful and his words are supremacy. Pero alam kong wala akong mahinga ng tulong at pwedeng pagkatiwalaan ngayon, kundi si Andre lang. Kahit ora mismo hingin niya ang katawan, gagawin ko kung kapalit na'y mananatili sa tabi ni Adi.